Ano ang issue na hinaharap mo ngayon? Ang daming nagaganap sa ating buhay, umuukil-kil sa ating isip o gumugulo sa ating puso. Ito ang pag-isipan natin, dalhin sa Panginoon at nangkamti natin sa Kanya ang biyaya at kapayapaan ngayon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahiwaga ang gabi. Paglaganap ng kadiliman, ang daming paniniwala, kakaiba ang pakiramdam, at sarit-sari ang mga kwento ng mga tao. Merong mga taong masaya pag gumagabi na dahil panahon na ito ng gimmick kasama ng mga barkada. Oras na para maglaboy-laboy matapos ang isang araw na puno ng pagiging abala. Pero maraming tao din ang takot sa gabi. Nagmamadaling umuwi, ayaw lumabas ng bahay, at doon lamang nagpapalipas ng magdamag sa loob ng tahanan para daw hindi sila mapahamak. Paano nga ba natin pinalilipas ang magdamag? Paano natin sinasalubong ang gabi? Totoo na maraming takot kapag gumagabi na. Nakakatawang isipin na pati ang barakong lalaki o pinakamataray na babae hindi makapunta sa toilet ng nag-iisa o nang hindi nakasindi ang ilaw dahil natatakot sa kung anong bagay na masusumpungan. Kahit sa loob ng kwarto, bata at matanda, takot sa gabi na tila ba may mga bagay na nandoon na hindi mo nakikita pero nagmamasid sa iyo. Kaya nga may mga taong hirap matulog sa gabi dahil parang hindi madali na ipaubaya ang sarili na walang anumang kontrol o kapangyarihan sa sarili mong buhay. Sa Ingles, mayroong dasal yung mga bata na ang sinasabi, "If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take." Parang ganito, no? Kung mamatay man ako sa halip na magising, tanggapin nawa ng Diyos ang aking kaluluwa. At totoo ito, dahil kung tutuusin, kapag nawala na tayo ng malay sa ating pagtulog, hindi din natin alam kung didilat pa tayo sa panibagong umaga. Maraming mga tao ang natutulog na hindi na gumigising kinabukasan. Kaya nga, isang himala ng buhay ang ating pagdilat sa bawat umaga. Napakagandang pagkakataon ang panalangin sa gabi o panalangin bago matulog upang isuko sa Diyos ang ating buong sarili at ang ating buong buhay. Ito ang panahon na ilalapag na natin ang ating guwantes at sasabihin natin, sa wakas, tapos na ang boxing, panahon ng magpahinga. At tahimik tayo na mamamaalam sa Diyos at sa buong sanglikha niya sa sandali ng ating pagtulog. Pero kung takot ka sa gabi, mahirap itong gawin. Mahirap isuko sa magdamag ang ating sarili. Gusto natin dakot-dakot natin ang ating kamalayan. Kaya gagawin natin ang lahat para hindi mapikit o maitlip. O kung matulog man, napakababaw ng ating tulog at bawat kaluskos ay napapabalikwas na tayo agad sa higaan. Pero masdan mo ang isang sanggol. Larawan ng pinaka mapagtiwalang nilalang sa mundo. Buong-buo ang loob na sa pagtulog niya, bahala si nanay. Hindi siya mahuhulog, hindi madudukot, hindi masasaktan dahil pangangalagaan siya ng kanyang mga magulang. Hindi ba napakaganda kung ganyan din tayo magtiwala? Magsuko ng ating sarili sa mga bisig ng Diyos na siyang Panginoon ng lahat, Diyos ng liwanag at ng gabi at maging ng kadiliman.
kahit mahirap minsan, kahit nag-aatubili, tulad ng isang bata, gawin mo ito tuwing gabi bago ka matulog. Isa-isa mong banggitin at itaas sa Diyos ang iyong mga alalahanin at problema sa maghapon. Wala ka namang magagawa na sa oras na ito. Kaya isipin mo lang na pinalulutang mo at pinaaakyat mo ang iyong mga problema, agam-agam at takot patungo sa langit. At walang pangamba, kundi puno ng tiwala, ilagay mo ito sa kamay ng Diyos, kasama ng iyong buong sarili, pati na yung mga minamahal mo sa buhay, itaas mo sa Kanya. Doon sa Isaiah chapter 66 at sa mga Salmo chapter 131, ang Diyos ay inilalarawan bilang isang ina na nag-aaruga sa kanyang sanggol. Isipin mo na ikaw ang sanggol na payapang nakahimlay sa yakap ng Diyos sa gabing ito, ang Diyos na iyong ama at iyong ina din. Manatili ka sa ganitong kalagayan ng ilang sandali at tulad ng panalangin ng isang bata, matutunan mo nawang sabihin ang mga salitang ito. Panginoon, matutulog na po ako. Ingatan mo po ako sa gabing ito, kung ano man ang maganap sa aking paghimlay. Buong tiwala kong nilalagay ang lahat sa iyong mga kamay. Amen.